Actually, ang yung Father Lucas is ang painter siya. And then, ang tito ko nagpipinta rin. And then, you know, one euro to the signboards, and then just to paint. So, bala pa ko, nag-ano ko sayang, nandaw lesson, bala, painting. Pagkatapos, after that, after graduating high school, lindor ko sa La Consolacion College, Fine Arts. Dani, inupis sa bayaw yung painting ko sa shop ng father ko. Dahil ang father ko sign painter eh. So nag-paint ako doon using his material. Yung display ng father ko, yung painting ko, ng painting ko kargador sa market. Tinanong ni Lupus Cabayaw, he used to buy newspaper at tabi ng aming ng shop ng father ko. Nakita yung painting, and then he asked kung kaninong gawa. Sabi ng father ko, gawa ng anak ko. So, pili kong dalhin. Pinakita niya sa TV, and then nakita ni Purita Kaloridesma. And then, pinatawag ako. And then, they gave me scholarship. So, pero during the time, naka-enroll na ako sa La Consolacion College, Paco Fine Arts. And then, I think that was second semester, lipat na ako sa UP. Nag-UP ako, darling. Nag-UP ako, ha. Madjen, mga kasama, mga scholar, talatalino. Bali, marunong ako magdala. So, sabi nga ng ibang, during that time, sabi ng ibang, noon kasi gandang lalaki, kaya talo tayo. Pag after that, nung umuwi na ako, nung summer time, walang pasok, umuwi ako. Pag uwi ko, nagkita-kita kami ng mga kaibigan, mga kasama kong aktivista sa UP. Hanggang sa naging active ako, I quit my studies, na ako sa activism. Nagsama na ako, nag-immerse na ako sa sugar workers, magsama ko na, naging ano na ako, active. And then, after that, sa Marcelo, na-detain ako, kasama ako sa ano. Nung ma-release ako, labas na, I met mga klaklase ko, and then, nagkaroon ng Art Association ng Bacolod. Naging member ako ngayon. Yun, naki-active na ako na member. But still, andun pa rin yung aking pagka-social realities. But sometimes, sabi ng kaibigan ko, noon, social ka na ngayon ah. Bakit? Puro mo, parang ano, parang burgis. Social na, di ba? Exhibitional. Masok na ako sa contemporary artist, sa mga art, ano na. So na ako hanggang sa social na ako sa mga Maynila. Nanalo ako sa competition, Philip Morris. Hanggang sa napasama na ako sa mga international exhibition. Curator lang, mapapalang curator dito. Nasama ako ngayon. So imagine na time, parang, oh, hindi ko alam, napunta ako ng Australia, munta ako ng ibang ano, na dahil sa ano, sa exhibition, because of my art. So tagumpay ako sa aking art na ganun. So, yun, bali-bali yung art, parang kasi ang sabi ko, ang gusto ko sa art ko is not just a mere object of pleasure, just to cover empty walls. Gusto ko yung may substance yung gawa, mayroon akong mensahe. I mean it. So, malaking bagay yung magiging aktivista ko noon. So, nung ano lang community, ng society natin, so pinapalabas ko. Kaya yung tawag sa akin, social realist ako. Paminsan, social. Kaya lang nakikilala kasi tapos nag-immerse ako eh. Punta ako talaga, kidnap na ako one time eh. Kidnap ako sa Victoria, somewhere there. Pagkatapos, yung interrogate ako, and then, masagot, hanggang sa naupo na rin sila. Magkasundo pala kami. ano rin doon sa sana nung panahon na yun ng Marcos, pala naging ano rin sila, nagnamundok din sila. So, nang doon ako, nagpipinting ako,
ganun ako, naakala na sa akin, kasi parang mukhang palindal ako dati, parang ano, palindal ako, nakakala na sa akin, ano eh. So ngayon, so yun, so ang aking experience din nung nasa movement ako, naging bagay din. Kasi alam mo yung takbo ng buhay, yung socio-political, ano, ng Pilipinas, yung ano yung kwan. So yun, ginawa, yun ang laking bagay sa akin sa art ko. Sa mga painting ko dati, ano eh. Hanggang ngayon ganun pa rin siya. Kaya lang meron akong mga laro sa art ko ngayon eh. Ayokong masyadong stereotype. So kung maglaruan ko sa, para bang, huwag masyadong literal. Parang ang gusto kong mangyari, literal sa na hindi literal. Yun ang gusto kong mangyari. Parang hindi siya yung pagtingin mo. I want, gusto kong magkaroon, maglagay ng intriga. That is what I learned in advertising. Mapapansin mo yung gawa ko, parang meron siyang mga element. Oh, parang ang tendency, yung mga nakikinig ko sa mga viewer, na intriga sila sa art ko. Nung magkaano kami, sumama sa akin eh. So, alam niya, yung ang sinamahan niya is activism. Nung sumama siya, siya yung nagluluto. Kasi yung kabataan ko, I live in fabrika. Ano yung din nakikita ko, sa labas kami ng fence. So, nakaramdam na ako na, oh, parang dito maganda. Parang malit pa ako noon, sa labas ka. Tapos pag ano mo lang yung fence, bisitain ka ng security guard. And then here come the Americans. So sabi ko parang, so hanggang sa ano, nagiginaw na ako. Nag-react ako sa bata pa ako noon. Nagbalik ko sa CC ulit. And then, nakaklase ko itong mga artist. And then, sinasama ko sila sa mga kaibigan ko, mga aktivista. Kasi yun, na-involve din sila. Hanggang sa pag dito, parang pag mayroong mga rally, gumagawa na sila, involved sila sa mga ganon-ganon. Hanggang sa pag may mga event, like in Iloilo, in Cebu, kasama na kami sa Viva Excon. Kasama na kami sa mga ganon. So, na-involved sila. And then, ang ganda experience para sa kanila eh. Kasi hindi nila, ang kanilang lifestyle iba sa ano eh, nung before. So, nung ma-involved sila, na-enjoy sila. Tika nun, until now, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagiging social realist. Paminsan, social. Na social realist, pag ganon. So, tuloy-tuloy yung gawa nila. There are some na talagang napatigil, pero tuloy-tuloy. Kaya meron kaming black artist in Asia na grupo. May Peewee, may Charlie Poo, ang ganun. So I want to share in the community and then to come up with the parang ang ano ko, rebellious mob ito eh. Bakit lagi na lang mga syudad, lagi na lang mga highly urbanized. So, yung art movement, doon na lang lagi. Sabi ko dito, kaya pwede pag-uwi ko dito, ito kung merong pang dito, merong lakas yung art. Wait, so, actually, tagumpay nga ako with you around, with you people around. Magtagumpay na tayo, di ba? Cheers to that. Cheers! Maraming salamat sa inyong pagdalo sa aking isibit. At maraming salamat sa aking kaibigan na si Atty. David. Sa kanyang lovely wife na si Annie. Mabuhay ang singing! Mabuhay tayong lahat! Rock and roll!